Ladies and gentlemen, get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Ang tawag dyan, demokrasya. Kaya kung ninyong galitin ng anak ha, pindutin ko yung vibrator ng sanlibutan. Ang tawag dyan, demokrasya. Ako may-ari ng sanlibutan. Ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ang tawag dyan, demokrasya. You see. Kung wala, kasinungalingan. Sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo magpapahiri ko, tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Patatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Ang tawag dyan, demokrasya. Sa nagmamatigas ka eh. Gusto mo? Gusto mo magpapahiri ko, tawagin ko si Bunuan pati ikaw. Gusto mo? Sa hearing sir, lalabas ang katotohanan. Patatawag ko si Secretary Bunuan, ikaw. At saka yung mga taga-region nyo at saka yung construction company, patatawag ko, pati mga eksperto. At doon, magigisa ka. Ang tawag dyan, demokrasya. Ladies and gentlemen, get ready to dance. Cause here comes DJ Dark Red. Let's go!
Hello everyone, magandang hali po sa inyong lahat at napakagandang ko sa napakainit na panahon. Huwag kayo maiinggit, okay lang yan. Samahan nyo kasi ng konting dasal, pero hindi kay Kibuloy. Okay? Magandang tanghali po at welcome sa ating live stream. Ito po ang inyong lingkod, ang nagmamaganda at nagmamaasim. Ngunit kailanman hindi pwedeng magmagaling ang nag-iisang inyong lingkod. Paulit-ulit ka, Direk. Direk Freddy Valera. Wait lang, may nagreklamo. Leticia Abela, ang bilis mo magpa-like, ang bagal mo naman. Sige po, see you again tomorrow. Maraming salamat po. Thank you so much. Bye. Asa na yon? Asa na yon? Nagsalita? Natatagalan po ba kayo? Natatagalan po ba kayo? Hindi naman po pilitan ito. Ma'am, kung joke yung sinasabi nyo, tatanggapin ko. Pero kung seryoso kayo dyan. Easy. Tensya na. Ano to? Si Kat Kat Buela Sagun. Sabihin mo maglabas siya ng ebidensya. Okay? Tapos, i-content niya ako maglabas siya ng ebidensya. Diba? Hindi na pinapatulan yung mga ganong bagay. Bakit, Direk? Alam nyo ba, history nun? Sus Mariosek naman. TVJ vlogger, tapos bigla naging politics vlogger. Tapos, from poverty corn. Tapos, ano ba, may issue pa nga yan. Diyos ko naman. Linisin mo muna yung pangalan mo bago ka magaganyan. Ma'am Leticia, may lakad ka. Diba? Hindi naman po ganun kadali maging isang vlogger. Madami po kaming ginagawa dito. Nagda-download pa. Habang nagta-type ako dito at nagbe-makeup-makeup, nagla-download pa ako. What the fuck? Ito si Ma'am Leticia. Senadora din to eh. Hindi, kayo na. Ang tawag dyan, demokrasya. O kaya nga, demokrasya naman eh. Huwag kayo ito nga sabihin natin, ano, kung kayo po ay bago dito sa ating channel, tawag ko dito, kung naiinip po kayo, malaya naman po kayong lumayas. Diba? Kung naiinip po kayo, pwede na po kayong pumunta sa ibang vlogger. Hindi naman po ako nakikipagpilitan sa inyong manood. Ang pinipilit ko lang, total nanonood kayo, eh di mag-like na kayo. Masama ho ba yun? Diba? Yun na lamang po yung palit ninyo. Para saan? Sa gasto sa kuryente. Easy. Diba? Direct, diba TVG defender si Chris Ulo, bakit binabanatan ni JG Barra bayad daw ni PBBM? E di mga sinasabihan niyang binayaran na PBBM, e di maglabas siya ng ebidensya. Diyos ko, alam ba ni JG Barra na nagtatrabaho ko bilang OFW sa Korea? Easy. Hindi niya ba alam yun? O nagtatanga-tangahan lang siya? Diba? Oh, sino nag-comment nung kanina? Sabihin nyo doon, ha? Mas maganda kasi yun eh, na tawag dito, pakitaan muna ng ebidensya. Kasi kung mag-aakusay ang animal na yan, wala tayong magagawa dyan. Ano yan, maharlika lang, banat bay, ganun. Diba? Well, anyway, wala namang kwenta pag-usapan yun. Kahit na malaki yung subscriber nun, hindi kapatol-patol kahit na maliit lang yung channel natin. Yung mga ganong klasiko, si Bagong Lipunan nga, tagal-tagal lang hinahamon. Pati yung mga banateros na yan. Diyos ko naman, ako pa ba? What the fuck? What the fuck? Take note, ha, pumapasyal yan dito, ha. Kapal ng mukha, ha.
Ang tagal niya ng ganito yung ginagawa ko, tapos sasabihin niya ganun. Bobo ba siya? Easy, easy. Diba? Naaalala nyo, sino yung mga original dito? Sino yung mga pioneer na dito? Pumapasyal nga yun dito, nag-away pa sila ni Kayo eh. Tapos biglang babaluktotin, porkit pumupunta si Chris Ulo dito, dadamay mo ko. Huwag nyo ko idamay sa mga tarantaduan nyo. Diba? Eh siya kaya, diba? Anong todo tanggol niya kay Kibuloy? Asan ang utak niya? Oh, wait lang. Pakita natin to, ha? Total, kumakampi siya kay Kibuloy, kumakampi siya dyan kay Kilaban at Bay. O, may papakita ako sa inyo, wait lang. O, nakita nyo ba to? O, pakinggan nyo mabuti to, ha? Para sa kanya to, dedicated natin sa kanila at sa grupo nila. Huwag nyo akong pinagdadamay sa buhay ng iba, ha? Mag-isa lang ako, wala akong pakialam sa kung sino man dyan. O, tuloy natin to. O. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. Ako na nga yung katotohanan. Ah, ganun. Ako ang daan at ang buhay. Oh. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Oh. Kainin yung dalawang bobo. Oh, hindi, di ba sabi niyo, hindi mo orang bobo? Kainin niyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? I think he is a false prophet. I think he is a false prophet. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Diretsuan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Fake news nyo, grabe eh. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Fake news nyo, grabe eh. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. I think he is a false prophet. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Mga hunghang kayo? Sino kayo? Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. I do not believe in Kibuloy. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Kayo ang sumuko sa akin. Sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo, at iwan ang serpents ninyo, at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? Maraming salamat kay Timmy Beloso. Ikalma mo yan. Sayang naman ang red lips mo. Kaya nga mga kaikseno, ito yung tinitinda natin. Alam nyo, ang tatanga talaga ng mga nagsasabing gano'n. No? Kahit si Bago Lipunan nung araw. Wait lang nga bago ako magkalma. May ikiklear lang tayo. Timmy Beloso at kay Aileen Ponsaran, wait lang ha. Alam nyo, nakikita nyo naman na tayo isang OFW. Bukod pa doon, meron tayong pinagkakitaan, yung printing natin ng damit, pero hindi po tayo kagaya ng ibang vlogger na in-scam. Tapos meron po tayong alin. Meron po tayong mga kung anong anik-anik na binibenta, mga merch, pati tong lip tint ko, 'di ba? At saka hello, South Korea po ako galing. Sa tingin niyo ba? Sige nga, Ana Chiclet, thank you. At saka ito pa mga kaigsena, no. Matagal na nating hinahamon ng mga vloggers na mga kagaya na yan. Tsaka, may laman, sorry. Hinahamon yung mga vloggers na magaling magsalita ng ganyan. Tingnan nyo muna yung background nun tao. Lalo na itong nagsasabi, yung Jay Guevara daw. Tingnan nyo kaya yung background niyan. Bago ko, okay? Simula pa lang, kung ako ay tawag dito, bayaran, dati pa sana, di ba? Sus Mariosip. Yan simula nung lumabas yung mga BBM vloggers. Bukod ang laban ko, nasa ibang bansa ako. Diba? Lumabas yung mga ensaymada sinasabi nila tsaka yung mga binuong vloggers na yan. Diba? Kasama ba ako doon? Diba? Yun ang isipin yung mabuti ha. O mag-isip kayo tapos yung nagbibintang, tanungin nyo yung kanilang background. Diba, Addictus Rex? Alam nyo, ang hirap sa mga kagaya ng mga ganong klaseng utak. Hindi po tayo matalino, hindi po tayo nakatapos.
undergrad lang tayo, second year, college, di ba? Pero hindi tayo matalino. Ngayon, ang punto, before you speak, research first, di ba? Doon pa lang sa background ng tao, kailan ako na-issue sa ganyan? Kailan? Sige nga. Hindi ako nagpapadikta dito. Kahit may grupo kami nila, Atty. Libayan, kanya-kanya kami ng pananaw sa buhay. Sino dito yung mga kabatas? Meron kaming, ang tawag dito, Discord. Lahat doon, nandun lahat. Pero, pansinin nyo, kung makikita nyo, hindi ako nakikisali sa mga, ano doon. So, sobrang busy ko sa buhay. Tapos, ako pa talaga yung gaganyan ninyo. Eh, kayo, from TBJ, from Poverty Poor, naging TBJ, na may issue ng pang ano ng minor de edad, tapos ano pa, tapos biglang nag-political. Ano yan? Talaga? Tanga ka ba? Hindi ko naman ho sa sinasabi na maayos, hindi ko naman ho may tatanggi na okay naman po ang sweldo talaga sa sweldo pag OFW ka sa Korea. Pero hindi ho natin pinagmamalaki yan. Kaya mag-isip muna kayo, no? Dahil lalabanan ko talaga kayo. Di ba? Hindi ako sumali sa Discord, sa YouTube lang. O, halika na mga kaeksena, tawag dito. Ano pang hinihintay natin? Mag-type na kayo ng action at mag-like na kayo at simulan na kagad natin itong ating live stream. At sigurado na naman, may babanata na naman tayo dito. Ay, sorry, may napindot ako. Ano ba yan? Alikot ng kamay ko. Sorry. Huli ka na. Let's go! Ay, may utang pala ako. Kalma. Salamat po sa mga nagpakulay dyan. Ito na po ang utang ko. Babayaran ko na. Kalma tayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Ay, may dagdag ko lang. Andito na ba yung mga moderators ko? Kung maalala ko kasi, nung panahon pala na bumaba na talaga tayo, no, pumapasyal yun dito, yung Jay Guevara, nag-away sila ni Kayu. Tapos nagko-comment pa yun dito, idol kita, idol kita. Engot putik. Aidolin mo ko tapos naniniwala ka, bayaran ako. Tanga. Sino nakakaalala no, nagsagutan sila dito ni Kayu nung vlogger na yon. Tapos sinasabi niya, nanonood lang naman ako eh, nanonood lang naman ako. Idol ko kasi si Derek eh. Ano yung plastic? O, hindi plastic ka pala. Di ba? Oh, ang kapal na mukha mo. Di ba? I challenge you. Sige, ilabas mo yung ebidensya mo. Pag wala ka na ilabas ng ebidensya mo, sabi, araw-arawin kita dyan. Maniwala ka sa akin, maniwala ka sa akin. Ako pa talaga ha, hindi na nga kita pinatulan. Gusto mo pang, pero kapatalpatol ba yun? Hindi naman eh. No? Sige na, halika na. Let's go na sa go. Sorry ha. Doon ako gigil na gigil eh. Oo, hindi sa mga ganong klaseng mga akusasyon. Ako pa talaga. Iyan yung mga nakikita nyo sa mga rally-rally. Yan ang mga tignan nyo. Ba't ako tinitignan nyo? Anak ng kubeta kayo. Shoutout po kay Marilu Antig at William Torres, Beron C, Lakay Vlog, Sher Santa Maria, Sherwin Sebelinia, at kay Daisy Nairi Damayo, Labisa Martin Gilbert, at kay Obscure, at kay Teresita Dunca, Ailis Desma, kay Senogami, at shoutout daw sa GF niya, please. Sino yung GF mo? Oh, William Torres, Kaisen Nosperato, andyan na, Mark Bryan, Merlat OFW, at kay Bernadita Sapayani, Jesse G. Tinalo ni Jay Guevara yung friend niyang si Chris Ulo sa Ngalan ng Bayan. Ah, ganun ba? Leticia Buencamino, John Skiko, Liz, 6 months pa lang ako sa iyo dito, direct na panood ko sa iyo dati paminsan-minsan lang. O, di ba? Weng, hello po. At kay Tumalon, wait lang. Kay Sushi Su at kay Jesse G, Lori Mamawag, Disgracia Tol, Jean Kohi, Jacqueline Manaloto, Roda Bagobo Vlogs, at kay Sen Medular, Mickey Hayton, at kay Mr. Yosot, at kay Fry Ren, Ani, at sino pa? Mark Nataniel, Road Sector, Jennifer Jose, at si Ailis Desma,
si Marikit, si Nelly Beal, si Ellen Deloria, si Remedios Lizardo, si Ryan Uyet, Rubia, Bon.com, at kay Robert, hello po. At tawag dito, Ben Sir, at kay Christina Sanchanco, Ara Ibarra, at kay Dansky, at kay Marili TV, at Radmina, hello, Joan Pedaliso, at kay Jeric Peñales, Furious Protector, BZ, at kay Arnidio Todoro, Magdalena Cardoba, Jeric, Maria Cecilia Joson, at kay Jopet 21, Joel, at kay Ice-T, Jean Ogaire, at kay Elazar Macapagal, Salvador Ocampo, Ana Chiclet, thank you, Romeo Calusa, at JR Cuenca, at Victor Rendon, yan. Natapos din. Oh, sino pa? At syempre, binabati rin natin ang bonggang-bongga si Beji Beto at si Maria Gracia Peranco, Elisa Aquino, Arnold Aure at Annie Brookman at kay Powa Seals. Pa-shoutout po sa Chingboy Dukot from CD Ogusa, God Bless Direct at kay Jenjen Gab at kay Ina Ibarra at Luis Valdez. Magandang tanghali po sa inyo mga kaigsena at mga kapamilya natin dyan, mga kapuso. Hi Liz at shoutout sa anak ni attorney Direk. Sinong attorney ba yan? Pa-shoutout sa anak ni attorney Direk. Hello po. At Roxy L, Teacher Celine at Parsani Forger, Edgat 1125, new subscribe. Talaga? Ngayon ka lang nag-subscribe? Loko ka. Joke lang. Margarita Toribio at kay Darwin Manding at kay Nelson Dison at kay Ber Lagi at kay Merlin De Jose at Pinoy Cooking, Buninay TV. Naku, sarap na naman ang ulam niyan. Myla Adarne, hello. Salamat, Edgat. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Jean Kohi, hello po. Ah, maraming salamat sa hindi pa nagla-like dyan. Mag-like na kayo kung ayaw nyo masaktan. Hawak ko ang pamilya ninyo. Christina Maruyama at kay Jean Kohi nga. Team Horton at Maura Risa Advento at Yonila Gines at kay Abe Kagampan at kay Bernard Magtibay, Mariano Mayo, hello po at magandang tanghali sa lahat. Si Zach, anak ni Attorney Bayan. Ah, okay. Kala ko naman kung sinong attorney. Kasi pwede na si attorney, Cliff. Di ba? Oh, pwede na si, sino pa ba? RDSM, hello po, konnichiwa. Magandang tanghali po. At syempre, binabati po natin lahat ng mga kababayan nating OFW. Happy weekends po sa inyong lahat. Pay Manalili, magandang araw po. At direct shoutout sa misis ko si Daisy Mina. Prito siya now ng tilapia at talong. Oh, yun, sarap naman yan. Noel Apo, bigyan ng jacket yan. Hello po, at Seal Jan, watching from UAE at Rina Cruz, buhay, karpentero sa Korea. Oy, ka-ano to? Ano nga sa'yo? Sebok Money Padu sa'yo? Cementado at Marilinda De Jose, hello po. Ilob sa'yo? Chano Pop sa'yo? Teresita Dungka at Mikey, hello sa inyong lahat. At syempre binabati natin lahat ng mga kabatas natin dito with Attorney Libayan at kabatas o kayubi with Attorney Claire Castro. At syempre lahat po ng mga bagong subscriber, thank you po. At sa mga pioneer natin dito, sobrang salamat po sa inyo. Patuloy po tayong dumadami. At sa tagal ng ating paghihirap para i-explain ang ating side at ating punto ay unti-unting nalalaman ng ibang mga kababayan natin yung ating pinaglalaban. Okay? Sensei Lar at Marina Pangilinan at kay Kayden Lopez o Kayden Lopez, maraming salamat. Shoutout sa ating mga moderators na si Nosperato, Jack Constantino, Erica Matsumoto at kay Daisy Taglay at kay Maria at yung mga nandito nating mga moderators. Thank you so much at kila Sir Robert Ramos. Direk, nakapunta ka na ba sa DMC? Gaano nga ba kadelikado? Ano yung DMC? Ano yung DMC? Saan yung DMC? Di ko alam yun. Ano bang DMC yun? Shoutout po kala sa Robert Ramos, Ma'am Terry, at kay Ramon Gardose, at kay Ma'am Malushi Maoka, Ma'am Maria Nancy Maru, at kay Ma'am Leonor Wall, at kay Ma'am Therese Hellman, at Mami D. At syempre, kila Ma'am Hilda Enriquez, Malditang Lola, Mama Mi TV,
at Tita Edita Yamaguchi. Diba? Mila Kabahog, Nardi Berhel at Teresita Dungka ulit from Hong Kong. Oh, ano, chismis. Kalma lang kayo. Proman, hello. At Road Sector, hello. Okay? Oh. Road Sector, PM ka sa akin. O kaya sa page. Basta, PM ka sa akin. Okay? Maraming salamat, Lisa. Oh. Ano yan? Demilitarized zone. Saan? North Korea? Ba't ako pupunta doon? Bawal doon? Eh, hindi. Pwede naman pumunta doon. Kaya lang, tawag dito, wala. Parang ano, delicates. May mga nagtutur doon pero delicates. Diba? Delicates yun, delicates. Sino pang hindi nababati dyan? Simulan na natin. Kahit kailan, nung nasa Korea ako, hindi ko pinangarap pumunta ron, no? Malapit na din kami dito doon sa ano, Dongducheon. Nasaan ka ba ngayon? Obscure. Malapit na din kami. Ah, dati. Sa Dongducheon, dati ako unang nagtrabaho sa Korea. Tapos, nasunugan kami ng factory. Kaya nalipat ako ng Incheon. Biker Dali at Joselito Masyon at Cherry Morikawa. Hello po. Ngayon mga kaiksena, simulan na natin. Kasi mainit na mainit ngayon ang balita na kung saan yung isa sa suspect sa pagpatay. Hi, Mantem, yung must be nice. Sa pagpatay kay broadcaster Percy Lapid, rest in peace po, na si Don Su... Hindi pala. Hindi pa pala yun. Artista pala yun. Si Ricardo Sulueta ay di umano ay nategi na. At mga kaeksena, ang galing magtago, ano? Sa pamala, sasabihin dito kung saan lugar at saan ospital siya namatay o nategi. Pero syempre, mga kapatid, bilang isang kamag-anak ng namatayan o yung naging biktima sa pagpatay, ay talagang karapatan po nila na ipa-re-autopsy yung pagkamatay. Diba? Kasi hindi natin alam kung anong nangyari ba talaga. Meron bang gumawa ng hindi maganda. Hi, Rocket o Ratchet. At JCR, direct magandang hapon. O, diba? Don Robert Travel and Adventures. Pero bago natin puntahan yun, mga kaeksena, isa pa sa ating pag-uusapan ay itong si Tebes at saka itong si Glenn Chong. Okay? Oo. Kasi nga, mga kaeksena, meron din tayong tanong dito. Tawag dito, mga bula ang vloggers, ba't wala kayong balita dyan? Mamaya pa nila yung sasabihin, titignan pa nila kung anong pwede nilang palusot o kaya ano, kung paano nila ititwist yan. May tanong po ako dito, mga kaeksena, ha, at wala akong problema. Kung ano man ang maging sagot nyo, karapatan nyo yan, boses nyo yan, pero yung akin, sasabihin ko sa inyo kung alin. Glenn Chong, sasampalin daw ang First Lady. Sa tingin nyo, tama ba ito para sa isang abogado? Yan ang una natin pag-uusapan. Yung kay Glenn Chong. Mamaya na yung kay Zulueta at kay Tebes. Ano natin yan. Okay? Ang sagot ko dito, mga kapatid, mga kaiksena, demokrasya. Pero may limitasyon. Para sa akin, yan ang tamang sagot. Bakit? Karapatan po kasi ng mga bawat Pilipino at bilang isang mamayang Pilipino na mag-criticize, magsalita ng kanilang mga opinion at nakikitang mali, ha, sa ating gobyerno, sa politiko at kahit saan pa. Karapatan nyo yan. In other words, o sa mas madaling pinasalita, freedom of speech. May kalayaan tayo. Diba ho? Pero, meron ho ako nilagay diyang pero. Doon po papasok yung dapat, alam mo, yung hangganan kung saan ka titigil or kung saan ka lang dapat at hindi ka lumagpas doon. Dahil pag lumagpas ka na doon, may kaakibat ka na nakaparusahan at yun ay dapat mong tanggapin kung lalabag ka doon. Kasi ang nangyayari ngayon, mga kaeksena, nandiyan na nga yung demokrasya tulad ni Maharlika at ng ibang mga anti-vloggers. Diba? Anti-government. Pero ang masaklap, pinapayagan na nga silang mag-criticize, magsalita, lumalampas pa sila. Ngayon, wala mang ginagawa yung gobyerno na aksyon para sila ay kasuhan, 'di ba? Pero dahil may mga taong bayan na sinatawag nating sumuporta sa mga nakaupo ngayon o sa mga politiko o sa mga
kanilang iniidolo, sa kanila, maling-mali yung ginagawa ng mga vloggers talaga o ng ibang mga tao na nag-criticize kapag ibang-iba na yung sinasabi ninyo, lalo na't kung ano pa ang estado nyo sa buhay. Kagaya halimbawa niyan, abogado pa yan. Di ba? Kaya nakakalungkot lang na sinasabi ng mga animal na mga vloggers na mga antay dyan na sila ay ginigipit, na sila ay binubusalan. Eh yung bunga nga nyo nga, pasmado, mga animal kayo. Sagad na sagad na nga ay tinutodo nyo talaga eh. Hindi na nga maganda eh. At saka isa pa sa kaya nilagyan ko ng pero at may limitasyon, isipin nyo rin si Gadon. Si Gadon, okay lang man siya sa akin bilang, kumbaga okay sa akin si Gadon, pero ang hindi ko gusto sa kanya ay yung nagpapaka yung salita niyang bobo. Yun ang ayaw ko kay Gadon eh. Ginagamit nga natin siyang katatawanan, pero bilang abogado kasi si Gadon eh, maririnig mo nagsasalita ng bobo, mga bobo, tsaka yung nauso sa kanya yung si Robles ba yun? Tama ba? Tama ba yun? Yung nakasuhan siya, kaya siya na inanawan ng disbarment, di ba? Yun yung sinasabi natin na dapat may limitasyon. Eto si Glenn Chong, para yatang hindi na alam na siya ay abogado. Di ba? Sabi nga natin, magkaso ka, abogado ka naman pala, kasuhan mo yung first lady, kasuhan mo yung presidente. Ayan, nasa side ka ng mga Duterte, di gamitin mo sila para matulungan ka. Pero ang ginagawa ni Glenn Chong, puro ngak-ngak. Kagaya ni Maharlika, puro ngak-ngak. O paano ka natin paniniwalaan yung mga ganyan? Uulitin ko lang po, disclaimer. Ang sinabi ko, okay sa akin si Gadon. Pero ang hindi okay sa akin, yung bilang abogado siya, nagsasalita siya ng mga bobo, para lang ma-hype yung tao. Hindi ho maganda yun, abogado nga siya. Diba? Kasi pag ito, binanatan si Glenn Chong, tapos hindi ko nakikita si Gadon, ang tawag sa akin, panatiko. Hindi ho tayo ganun. Alam naman nating mali yung ginagawa ni Gadon. Gusto natin sabihin natin okay yun kasi binabanatan niya yung kalabang kaya okay yun. Hindi po ako ganun. Eh kailangan po pumarehas si Gadon. Diba? Kaya nga natin pinupunata si Glenn Chong eh. Maling-mali naman kasi yung ginagawa niya eh. Ang layalaya na nga niya. Nakatungtunga siya sa stage sa rally ng walang binagawang, wala man lang inaalala. Naghamon pa. Kasuhan daw siya. Alam nyo yung ganyan tactic nila na yan ay talaga naman pong pang clickbait sa gobyerno. Inaasar talaga at pinipikon talaga nila ang todo, ang gobyerno, para pag sakaling may mangyari sa kanila o may gawin sa kanila, automatic ang sisisihin gobyerno. Kaya napapansin nyo, wala namang kinakasuhan nyo si PBBM, walang kinakasuhan si First Lady. Kung halimbawa ang mag-uutos, sinasabi ni Marlica, inuutusan. Sino puputukan nun? Sa tingin nyo ba mapagkakatiwalaan yung mga taong inutusan yan? E paano kung bumaligtad? E di lalong nalintikan. Kung halimbawang ako man yan, ilagay nyo yung utak nyo sa sitwasyon na yon. Gamitin nyo yung critical thinking nyo. Di ba? Mapapahamak ka lang dyan eh. Mapapahamak dyan. Di ba? Tiisin mo na lang yung ganyang sitwasyon dahil talagang hindi mawawala sa isang gobyerno ang mga tawag dito, may balak sa inyong hindi maganda, di ba? Alam niyo yon, yung may mga tao talagang tulad niyan, si Glenn Chong pala, hindi pala napagbigyan, kaya ganyan. Di ba? Kagaya ni Maharlika. Ito na, pakinggan muna natin si Glenn Chong dito. Okay? Po-forward ko, nasa dulo yung sinabi niya eh. Nasa sampalin. Pilipinas! Kala ko ng taong bayan! Huwag tayong mawala ng pag-asa. Patapusin niyo muna ako. It gives me so much encouragement na sa 14 na taon na ginugol ko ang buhay ko. Nanumbat pa. Saan ba yung part na yon? Kung taga-biliran ay ang naglok-lok sa inyo sa Malacanang. Hindi ang taong bayan. Si Smartmatic. Malinaw na ako sa shoe niyan, ha? Sige, Lisa, ikaw naman yata ang pinaka makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako.
Yan pag alam niya, yan ang napakalinaw na napansin ko talaga simula nag-start akong political vlogging. Yan ang diskarte ng mga nagki-criticize o mga against talaga para mas mapalabas nilang totoo yung sinasabi nila. Naintindihan nyo na? Nagigets nyo ba yung mga cue ng mga yan? Diba? Oh. Para ang tingin ng taong bayan, yung sinasabi nila ay makatotohanan, ay paghamon doon sa nakaupo. Diba? Para kasuhan. Kasi papalabasin nga nila dyan, sinisikil ang kanilang alin? Ang kanilang kalayaan magsalita. Oh. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Nakita niyo yan? Abogado yan, ha? What the fuck? Dapat yan ang masampahan para ma-disbar yan. Oh, panoorin natin ang buo ngayon yung kanyang statement o yung kanyang pahayag. Tandaan po natin, prayer rally ito. Ngayon ko lang re-reactionan to. Dapat nga, bala ko nun nung hindi nagkatambak-tambak yung mga content. Eh, una, si Badoy, si Roque, ito, si, di ba, si Sandra Cam. Iisa-isain sana natin. Kaya lang, lumabas naman yung mga kung ano-anong issue. Ang dami, di ba? Hindi ko na alam kung alin ang uunahin ko eh. Kaya, nag-lockdown-lockdown na tayo. Nakakaloka. O, ito, mga kaiksena, wait lang. Ayan, wait lang ha. Ba't ayaw umano nito? Ayun. O, game. Tuloy natin ha. Pakinggan natin mga, yung hindi pa nakakasagot dyan. Ang sagot ko ay demokrasya pero may limitasyon. Yung sumagot ng sobrang mali, wala naman problema yon. Okay lang naman yan. Pero syempre, kailangan yung gumamit ng critical thinking para makasagot kayo ng tama. May nagsabi 2% tama. Tama pala yun. May tama kayo. What the fuck? Oh. Sa lahat po na nandito at mga bagong subscriber, salamat po at mamaya na lang po tayo mag-shoutout. Simulan na natin. Okay? Pakinggan po natin. Ako naman ngayon na mag-react kahit late na po ito. Thank you, Kuya. Maupo na muna kayo. Maraming salamat. Tanong! Kung maganda ang performance niya sa kanyang lugar at dati siyang congressman, ba't di na siya congressman? Ba't natalo ulit? Ba't wala na sa pwesto? Hindi nagtatanong lang naman ako kasi kung maganda ang mga ginawa mo nung araw at talaga namang ikaw ay para sa katotohanan at walang sa aming bahid na korupsyon o kung ano paman, or sabihin na natin maganda ang nagawa mo. Ba't natanggal ka na ngayon? Ba't di ka na congressman? Nagtatanong lang tayo, ha? Oh. Tita Sandra. Wow, tita na si Sandra, ha? Easy. Ang tawag dyan, demokrasya. Wait lang. Magkakabit lang ako nito. Wait lang. Kailangan natin to, eh. Kailangan nating ilagay ito. Wait lang. Nabuhol pa. Ano ba yan? Tumama pa sa mic. Ah, game. Nasaan ba yan? Wait lang. Ayan. Kailangan natin. Floor director ulit tayo ngayon. Ah, game. Already, susunod kay Glenchong ha. Pagkatapos nito si Sandra Cam. Ah, bali Glenchong, oras mo lang. Tipirin mo ha. Tirahin mo ka agad ng malupit. Banatan mo agad ng malupit. Tuloy natin. Ladies and gentlemen. Oh, yan na. I beg to disagree sa sinabi po niya na si Marcos ang Pangulo ng Pilipinas. Oh, yan. Sige. I do not recognize this man as legitimately elected by the people. Hoy, mga muyong, ready lang ha? Marcos, kung may... Hi, man, Temyong. Hiya ka sa sarili mo, bumaba ka dahil minanipopula mo ang election system noong 2022. Wow, mabataan ng ano, ha? Glenchong! Glenchong, ang tagal mo na dyan. Nakailang rally ka na. Pangatlo na yan. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang ginagawa. Puro pa rin siyang ngak-ngak. Doon pa lang po, mag-isip na kayo, mga kaiksena, mga kapatid. At sa mga naniniwala dyan sa tao na yan at naniniwala doon sa mga anti-government, lalo yung mga DD shit.
Mga tanga kayo. Hanggang kailan kayo paasahin yan? Hanggang kailan kayo paasahin nila Maharlika? Hanggang kailan? Kasi hinahanap natin dito yung katotohanan eh. Uulitin ko ulit, pakitandaan po kung may mga basher dito. Ito, tandaan nyo to ha. Tandaan mo sa utak mo, lalo ka na kung sino ka man. Ikaw, na kung anong iniisip mo, pakinggan mo to. Uulitin ko po sa inyo ng isang beses pa at maliwanag. Kapag po ang gobyerno natin ay nabigyan o nakapagbigay ang mga anti-Marcos o mga anti-government ng ebidensya, I mean is malinaw na ebidensya sa lahat ng akusasyon nila, tatalikuran ko ang pagiging pro-government at babanatan ko yan. Pero wala po akong nakikita pang ebidensya. Puro lang po bunganga nila Banatbay, nila Maharlika, ito ni Glenn Chong, nila SAS, at kung sino-sino pang mga banatae at mga didishit. Asan nga eh, di ba? Huwag nyo akong igaya dun sa iba. Ako, nag-aantay ako ng ebidensya na ilalabas ninyo. Pwedeng-pwede nyo akong maging kakampi ora mismo. Pero hanggang ngayon, ilang buwan na, taon na, mga hayop kayo. Tapos sasabihin nyo para sa bayang kayong mga animal kayo. Diba? Tingnan mo si Bagong Lipunan, ano na nangyari doon? Oh, para sa bayan nyo na, ano na nangyari sa'yo dyan? Alam mo kung ako sa'yo, kung may nalalaman ka dyan sa mga yan, kung para sa bayan ka, panahon na. Eto kung naririnig man ng mga subscriber ni Bagong Lipunan, kung may alam ka sa mga yan, sa mga dati mong nakasama, magsabi ka na. Paano kami magiging para sa bayan ang mga animal na ito? Pinahihirapan nyo pa yung mga taong bayan, pinahihirapan nyo pa kami. Puro kayo paawa, puro kayo pahabag sa mga subscriber ninyo, mga hayop kayo eh. Di ba? May anomalya pala. Eh may kaso yan, kung nandaya ka sa eleksyon. Eh di magsama-sama tayo, ipakita nyo yung ebidensya, kasuhan natin. Mga bobo ang puta. Ang tawag dyan, demokrasya. Yun yung inaano ko dati pa eh. Kaya hindi ako natatakot pumalag dito kila Maharlika, kila Banatbay, kila ano. Kasi ang dali lang naman sumapi sa mga yan basta may ebidensya ka eh. Hindi ko sinasabing para sa bayan ako. Inilalagay ko yung sarili ko na isa ako sa taong bayan na nanonood sa kanila na kailangan ko ng ebidensya. Yun lang. Eh kaso meron akong kakayahan magsalita. May platform ako. Kaya dito ko nilalabas. Di ba Mr. Much Better? Hello po ha. Ingat ha. Roborat, wag mong galitin ang anak direct. Sige ka. Baka pindutin yung vibrator. Yun na nga eh. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Patay. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Ah, ganun. You see. Tuloy natin. Maliwanag po yan ha. Yung mga bashers dyan, ha? Lahat yan, lahat kayo. Pakita nyo lang. Maharlika, wala pa rin. Hanggang ngayon, parang engot pa rin sa ginagawa niya. Diba? Robora, thank you, ha? Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Oh, kalma. Ilalabas sa tamang panahon. Eto, isipin nyo, mga kapatid, mga kaiksena. Yang sinasabi nilang ilalabas nila sa tamang panahon. Bakit? May iba ba kayong agenda? Kung talaga nga para sa bayan kayo, mga hayop kayo, ilalabas nyo na. Hinahayaan nyo naghihirap kami, taong bayan. Sinasabi nyo, keso yung bigas, mahal na. Keso yung gasolina, ganito. Keso yung sitwasyon natin, ganito na, malala na. Anong utak meron kayo? Kumbaga, gulapa na yung tao, dapang-dapa na yung, balimbawa lang, totoo yung sinasabi nila, dapang-dapa na kaming taong bayan, tapos kayo, nag-aantay pa kayo ng tamang pagkakataon, para saan? Easy. Naiintindihan nyo? Ang layo, di ba? QTT, hello po. Kiyum, ano to? Kiyumi, tama ba ang basa ko? Oh, hindi. Kiyum Dong I Cha. Thank you so much po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy.
Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Pasensya na po kayo mga kapatid, ano, kung medyo na tumataas at medyo dumadalas yung galit ng bunganga ko. Kasi pagka po babalikan natin lahat po ng ginawa nilang pasabog, lahat po ng ginawa nilang mga pautot na trending nila, lalong-lalo na si Maharlika. Isipin niyo namang mabuti mga kapatid. 'Di ba? Hindi ho ba mahirap po bang intindihin? Tulad ko, halimbawa may nakita ako diyan na sagasaan, 'di ba? Nasagasaan ng jeep. Ayun, lupay-pay na. Tapos ang gagawin ko, hindi mo na ako tatawag ng pulis, hindi ko bibidyuan yung o hindi ko pipicturean yung plate number, hindi ako titingnan lang kita bago kita tutulungan, aantayin ko muna sa tamang panahon. Gets nyo? Gets nyo, basic lang, 'di ba? Oh. Saka na kita tutulungan, diyan ka lang muna, stay put ka lang diyan sa tamang panahon na. Naghihingalo na, nasagasaan na ng jeep. Wait lang, sa tamang panahon kita tutulungan. Pero para sa bayan daw. Oh. 'Di ba? Understandable, direct, very frustrating. Talaga addictus Rex eh. Nakakalungkot. Siyempre, isa ako sa tawag dito, naghahanap ng totoo eh. Naghahanap ako ng sagot sa mga bintang nila na yan. Diba? Sino ba naman na may gusto na ang gobyerno natin ganun nga? E di, paano natin sila mapapatanggal sa pang-aagaw ng posisyon? Mali yun. Ipa-impeach natin, kaya kasi pagka ginawa natin ng sa tamang paraan, kung halimbawa lang, 'di ba? Nagagawin niyo yung ginawa kay former President Ferdinand Marcos Sr. na pag-agaw. Gusto niyo bang may masaktan? Gusto niyo ba na may ganun? Kung halimbawa lang totoo po yung binibintang nila ngayon, ha? Ang akin, kung halimbawa magkatotoo 'yan sa proper way, 'di ba? Kaya kailangan talaga ebidensya para wala hong kawala. Kasi kung gagawin niyo tulad niyan, nabigo sila diyan sa rally nila. Akala nila dadami sila ng bonggang-bongga. Isipin nyo, 7 araw nag-rally, walang nangyari. Hindi dumami, walang sumama. Oh. Yun ang isipin nyo. Di ba, Liz? Questionable na para sila sa bayan. Alam ni Liz yan, dati ko pang sinasabi yan eh. Yan ang pinaglalaban ko dito eh. Yan ang sinisita ko at binabanatan ko sa mga animal na yan eh. Mga sinasabi nila, kahit yung si Banat Bay, para sa bayan daw ang animal. Para sa bayan, tas nandun ka sa may ano, sa may hawak ng vibrator. Kumag ka rin eh. O, tuloy natin. Wala kang hiya, wala kang hiya. Amuyong, amuyong. Wala kang tayo. Hiya, wala kang hiya, wala kang hiya. Opo, opo, opo. Pinitin ko. Marcos Jr., wala kang moral authority to lead this nation. Dahil minanipula ng asawa mo at ikaw ang Smartmatic election system. At nandun ako nung inamin ng asawa mo na mag-meeting kayo ng may-ari ng Smartmatic. Tanong, how credible are you and where is the evidence? Then file a case. Rose Smile, new subscriber from Tokyo. Thank you po, maraming salamat. Dahil dyan, ito po ang alay ko. Kalma lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Oh, tuloy natin. O, yung mga amuyong dyan, ha, once na maganda ang bitaw ni Glenn Chong, tatayo kayo at sasabayan nyo yung amuyong. O, ready? O. Guys, I will take you to a journey na dinaanan ko nung mula ako naging congressman. Just quickly lang. Bago pa lang akong naging abogado noon, nung pinatay po ng nakaupong gobernador, congressman, mayor, ang kanilang kalaban doon sa isla namin.
Wala pong lumaban para sa kanya. Oh. Si Glenn Song lang. Oh, palakpakan natin. Oh, pala, pinalakpakan ko ah. Oh. Kaya po, oh. Wait, tapusin muna natin yung storya. Wait lang. Wait lang kayo, wait lang. Tapusin muna natin yung storya niya. Storya, he. Kaya po, nung tumakbo po ako, oh. Ang palagi kong sinasabi sa ating mga kababayan, oh. Nasa inyong mga kamay, ang kapangyarihang mabago ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino. Meanwhile, kaya pala talo ulit paging congressman o kaya pala hindi na nakabalik bilang congressman. What the fuck? Tanong lang naman yun, ba't di ka na ulit nakabalik bilang congressman o gusto mo ulit bumalik bilang congressman? Kaya nagpapabida ka dyan, kaya nag-iingay ka ngayon dyan. Diba? Oo. Oh, Direk, how about Jojo? Wala akong pakialam sa mga yun na Mark Nathaniel eh, yung mga yan. Sa totoo lang. Nilalahat ko na nga eh. Lahat sila na nagsasabi ng mga kapalpakan, mga anomalya, di umano ng gobyerno, I challenge them. Show the evidence and then kampi tayo. Eh, parating nyo. Eto, ulitin ko ah. Lahat ng mga anti-government dyan, lahat ng kahit Dilawan, kahit Pink, diba? Pro-government ako, pro-BBM ako, pero pakitaan nyo ako ng ebidensya na talagang mapapa-impeach nyo at konektado ha, nagtuturo talaga sa ating presidente, sa ating first lady, kampi nyo ako. Kahit hindi ako malaking vlogger, kahit maliit lang ako, yung bunga nga ako, gagamitin ko para banatan yung mga yan kung talagang may kasalanan sila. So be it. Tapos ang usapan natin. Pero kayo, wag kayong mabother pag binabanatang kayo lalo't wala kayong ebidensya. 'Di ba? Ang tao, ang bayan. Oh, amoy! Hindi magagapi. Hey! Ang tao, ang bayan. Hindi magagapi. Hey! Ang tao. Tara sa bayan. Hindi magagapi. Ang tao. Sana lang. Opo! Alam nyo? Galing eh, no? Synchronize and sabay-sabay talaga. Ebidensya now. Ay, resign now, ebidensya later. Ang malupit nga, walang ebidensya later. Nung nag-eleksyon, ang dami nilang pera. Wala akong pera. Ang binigay ko, sulat. Doon sa sample ballot ko. Oh. Sinabi ko sa aking mga kababayan, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na sa tiwalang ibibigay nyo sa akin bukas sa araw ng eleksyon. The next day, I won. Oh, ready, ready. Ang ibig sabihin, mga kababayan, may kapasidad ang taong bayan pumili ng tamang leader. Ngayon mo lang nalaman niyang, Glenn Chong. Wawa, ang hirap pala intindihin yan, Glenn Chong. Ngayon mo lang talaga nalaman. Kaya nga tayo nagbobotohan dahil nasa kataong bahay ng kapangyarihan at ang puwerse. My God. I can't believe this. Diba? Ngayon lang doon na pagtanto na ang kapangyarihan ng taong bahay ng ganto-ganto ganyan. Ulitin ko lang ha. Ulitin lang natin, pakinggan natin kasi para ano eh, nagulat ako doon. Doon sa sample ballot ko. Oh. Sinabi ko sa aking mga kababayan, ngayon pa lang, ako'y nagpapasalamat na. Bakit? Sa tiwalang ibibigay nyo sa akin bukas. Oh. Sa araw ng eleksyon. The next day, I won. Oh. Ang ibig sabihin, mga kababayan, may kapasidad ang taong bayan pumili ng tamang leader. Wait, what? Bugado yan ha. Ngayon nyo na napagtanto na may kapasidad ang taong bahay na pumili ng tamang leader. Nasa sa taong bahay naman talaga. Ano pa bang pinaglalaban mo dyan? Kaso lang. Ano yun? Bakit may muutot? Wait. Kaso lang, dumating si Smartmatic at nagorgor ako. Wow, Maharlika. Welcome to the club. What the fuck? Nagurgur na naman. Parparehas sila dyan. Gurgur.
Kapitan Juan, shoutout sa'yo. Kaya nun, naging kalaban ko si Smartmatic sa loob ng 14 na taon mula 2010 hanggang 2024. Anyari? Anyari dun sa 14 na taon? Anyari? Anyari? Tatanong lang. Hanggang si Smartmatic ang nagurgur na disqualified, di ba? Okay. Noong 2016, dinaya si Marcos. Sumigaw siya. Dinaya ako. Ako ang pinaharap nila sa mainstream at foreign media para i-explain kung paano dinaya si Marcos. Ano ba yan? Bakit maingay niya? Sino ba yan? Wait lang, tawagan. Hello? Floor Director 2, Side 2. Ano meron dyan? Ba't maingay dyan? Patay-mikin nyo nga yan. Patay-mikin nyo yung mutot-tot na tunog na yan. Nakakasira kayo eh. Maalata tayong hindi tayo organisado dito. Sige. Kaya mula noon... Sino ba yan? Mula noon... Cut! Easy. Sino ba yung lintik na... Kunin nyo nga yung trotot na yan. Kunin nyo yan. Kupis kayo yan. Easy. Okay na? Opo. Sige. Nagtrabaho ako sa kanila. Nagboluntaryo po ako sa kanila sa loob ng 6 na taon. Walang bayad kahit piso. Hindi nga. Hindi nga. Walang bayad ha, kahit piso. Sige. Tinatawag kami, nagpapakain sa kanilang bahay. Alauna ng umaga na ako nakaka-uwi. Pero walang bayad lahat yun. Sige. Noong 2018... Walang bayad pero may hinihintay ka bang... Ano? Walang bayad pero may hinihintay ka bang kapalit? Nagtatanong lang, kung sakali nung panahon na yon ay mapatunayang nadaya nga at nanalo halimbawa si PBBM, may hinihintay ka bang kapalit? What the fuck? Hi King Merum, anong hula mo? Hindi ko nabasa yung hula mo. Ano ba yung hula mo? Hindi ko alam. Tuloy natin. Nagtistigo ako sa court sa Senado at sinabi ko may 459 presinto na nagtatransmit na ng resulta isang araw bago ang halalan. 4 na buwan pagkatapos noon, pinatay ang aking personal aide and best friend. Sino nagpatay? Wala na yata sa sarili. Watching from California, Direct M. Bailey at Gurgur is the name of their games, Direct. Correct, China. Johnny come lately. Matapang, mahirap at pa-victim. Yun na nga. Activated na yan. Thank you sa inyong dalawa, guys. I love you, M. Bailey and Johnny come lately. Kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Excuse me po. Alam nyo mga kaeksena, ayan na naman tayo, si Sumbat. Nandyan tayo sa sumbat-sumbat na portion niya, paawa at pa-victim. Pag sinabing walang bayad, kusang loob, di ba? Tatanungin natin si Glenn Chong. Yan bang pagsasabi mong kusang loob? Yan ba sinasabi mong walang bayad? Kusang loob ka ba dyan? Pinilit ka ba dyan? Kasi kung pinilit ka dyan, pwede ka naman magsalita na wala kang bayad. Pero kung halimbawang ikaw, nagkusang loob, di natin kasi pwedeng paniwalaan kung yan ba talaga yung sinasabi niya ay totoo. Isipin nyo na lang mga kaeksena ha. Kahit yan nagsasalita dyan, hindi kagad natin pwedeng paniwalaan yan. Di ba? Tuloy natin. Nang 20 pulis, tinorture at grinder ang 4 na ngipin sa harap, kalahati na lang ang natira. Bakit ngayon lang yun na ano yan? Di ba? Ba't ngayon mong iniingay ulit yan? In fairness naman sa mga Marcos. In fairness daw. Padala ng bulaklak. Okay lang, walang problema. Nung nag-file na si Bongbong Marcos ng kanyang Certificate of Candidacy, tinawag ako ni Lisa Marcos. Ito ang opening line niya. Pwede bang pumunta ka sa headquarters
kahit dalawang beses lang isang araw, isang linggo. Sabi ko, walang problema. Kahit araw-araw pa, pupunta ako ng headquarters. Tas ito ang next na sabi niya, magkano ibabayad ko sa'yo? Wait. Sabi ko sa kanya, di ba magkatrabaho tayo? Nang 6 na taon, wala ka namang binayad sa akin kahit piso? Ba't ako magpapabayad ngayon? Tas ito ang sabi niya, di bali na, pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Na- what the fuck? May tumatawag, wait lang, excuse me. Sagutin ko lang ah. Hello. Oh. Yes. Oh. Ha? Sige, akong bahala sa'yo. Oo. Ilalagay kita sa pwesto. Oh. Tingnan natin kung anong magagawa natin. Ganon? Ah, okay. Ah. Okay, sige. May nagpapalagay lang. Nang alin? Basta. Oh. Sabi niya, pinangakuan daw siya. Okay, ayan ang sabi niya ha. Oh. Pag nanalo tayo, gagawin kitang komisyoner ng COMELEC. Natuwa ako doon kasi malilinis na natin ang ating election system. Mapatalsik ko na si Smartmatic. Sabi niya, pagkatapos noon, gagawin kitang chairman. Okay lang, walang problema. So, kaya nag-i-expect ka, no? Diba? Nag-i-expect ka talaga na dun sa kapalit. Diba? Kung ito lang yan eh. Sabihin na natin pinangakuan siya ng pwesto. No? Kung talagang ang konsensya mo ay malinis at ayaw mo ng mga ganong klase, yung may mga utang na loob, dapat dun pa lang. Kung bukal sa loob mo yung gusto mong gawin tulong sa gobyerno, 'di ba? Ah, ikaw na magsasabi, "Madam, kahit wala po kayong ilagay ako sa position, kahit hindi niyo po ako ilagay, sapat na po na makapaglingkod ako sa inyo. Okay na po 'yun at nakakatulong ako." Kung talagang wala kang intention, kasi mga kaeksena, may mga tao talaga, hindi ko sinasabing siya. May mga tao talaga na gumagawa ng nagsisipsip ba? O sige, okay lang yan. Yung tatanungin mo, halimbawa, babayaran mo, o kaya sasabihin mo, anong gusto mong ganito? Yung iba, todo sip-sip yan para in the end of the day, meron siyang hinging pabor. Eh dito, si FL na yung nagsabi na gagawing ganito, gagawing ganyan. Kung talagang matuwid ang taong ito, dun pa lang, hindi ka na magsasabi ng ano, o sige, Anong sabi niya? Oh. Gagawin kitang chairman. Okay lang. Okay lang. What the fuck? What the fuck? Okay lang. Tsaka, sige. Eh di dun pa lang damay ka na. Easy. Diba? So, ikaw, malinaw na hindi natupad yung iyong kagustuhan o iyong napangako o syempre malamang inaasam mo yun. Diba? Hindi natupad eh. Malay natin bakit hindi natupad. So, ang linaw-linaw dito, naisa ka rin. Diba? Oh. Kaya kung ako sa'yo, kung may ebidensya ka, ilabas mo, sampahan mo. Banata natin. Ang problema, nagre-reklamo ka halatang halata dahil hindi ka na pagbigyan. What the fuck? Oh, tuloy natin. Oh, sige. Okay lang. Oh. Doon pa lang mayroon na tayong problema eh. Kasi may nag-expect ka at hindi ka totoo sa sarili mo na para maging tapat kasi bayad utang ganun. Pangako. Oh. Ang problema. December 10. Oh. 2021. Oh. 2 buwan pagkatapos nag-file ni Bongbong Marcos ng Certificate of Candidacy, tinext ako ng sekretary ni Lisa Marcos. Oh, sabi. Pinapapunta ka ni Lam, Lisa Araneta Marcos. Oh. Pinapapunta ka ni Lam sa address na to. May meeting kayo ng Smartmatic. Oh. Okay. Magmi-meeting daw kami at ang Smartmatic. Akala ko ba'y kalaban natin to? Oh. Okay. Doon sa meeting na yon, walang, take note, walang representative si Sara Duterte.
Ang representative na nandun sa meeting kay Lisa Marcos at si Tambi. Si Tambaloslos. Magkakunsaba na yung dalawa. Wait lang. Wait lang, may meron lang akong kakalikalin ng konti. So pinapalabas niya na dito parang may private meeting, ganon. Na walang representative nino ni Vice President Sara daw o ni Sara Duterte noon. Tatanungin ko kayo, sino ang humahandle at saang grupo o saan nakaano si Lisa ay si Vice President Sara? Diba? Oh. Tanungin ko lang kayo. Diba? At take note, ha, nagkakaligawan na ba yun? Ulitin nga natin. Correct me if I'm wrong, ha. Kung mali ako, pwede akong makorek. Pero, di ba si... Kaya nga nagkagulo na sila ngayon, di ba? May ano sila nila, tambalos-lost ngayon, di ba? Pero, sino ang parang campaign manager ba? Ganun? Ano ba si tambalos-lost ni BP Sara nun? Di ba nung nililigawan si BP Sara ng Uniteam? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha. Atin to. Oh. Okay. Doon sa meeting na yon, walang, take note, walang representative si Sara Duterte. Anong ginagawa ni Tambaloslos? di ba campaign manager ni Tambaloslos campaign manager ni BP Sara si Tambaloslos nung panahon na yon, nung okay sila? Oh. Ang representative na nandun sa meeting kay Lisa Marcos at si Tambi. Si Tambaloslos. Magkakunsaba na yung dalawa noon pa. Nandoon ang abogado ni Tambi. Siyempre, kilala ko yun. Bakit? Kasi abogado ko rin siya. So, hindi ako pwedeng magkamali. Pagkatapos noon, may dalawang, paikalawang meeting. Si Cesar Flores, ang dating pinuno ng Smartmatic sa Pilipinas. Nag-video conference kami. Dahil kalaban ko si Cesar Flores at Smartmatic, sabi ng mga tauhan ni Lisa Marcos, magtago ka. Kasi baka hindi magsasalita pag makita ka. Ako naman, nagtago ako doon sa may sofa. Pero kitang-kita ko, nandun si Lisa Marcos at nandun si Cesar Flores. Pangalawang meeting sa Smartmatic. Narinig mo ba kung anong pinag-uusapan? Hi, JB Villamor. Narinig mo ba kung anong pinag-uusapan doon? Tanong lang, okay? Kasi ito yung gantong-gantong galawan ni Maharlika, magkikwento lang ng ganyan, tapos sa huli, walang ipapakita yan. Ganun lang, di ba? At hindi naman talaga tayo makakaasang sumagot sa tawag dito, sa ating gobyerno, kasi pag pinatulan to, magmumukha lang silang, bababa yung kanilang yung kanilang ang tawag dito, yung kanilang, sa English yun? Tulungan nyo nga ako, ano ba tawag doon? Kaya ako, naintindihan ko kung bakit hindi ito pinapansin at pinapatulan. Bababa ang level ng mga taong sinasabi nito pagka sinagot to eh. Diba? Evidence left the group. Sige na nga. Evidence muna. Wala tayong magagawa dyan eh. Ito yung pangatlo. Mabigat. Anong mabigat? Nang araw na yon, may meeting ako kay Lisa Marcos na kaming dalawa lang, one-on-one. Okay. Dumating tong dalawang Marites. Sino yan? Si Hubert Guevara at si Ivan Oy. Si Hubert Guevara, ginawa niyang senior deputy executive secretary. Si Ivan Oy, ginawang secretary ng Department of Information and Communications. Nainggit ka, kasi yung dalawa nagkapwesto, tas ikaw hindi natuloy yun sa'yo, ganun ba? What the fuck? Sinong bitter ngayon? 'Di ba? Kung ganyan pala ugali mo, sumbat ka pala, tapos alam mo 'yun. Yung mga ginagawa mo pala, hindi pala tunay 'yan. Kahit ako, pag naramdaman ko, hindi pala tunay 'yung ginagawa mo, ba't pa kita kukunin? Kung halimbawa may gawin ka tulad niyan ngayon, 'no? Ganyan sinasabi mo. Tama lang talaga. Technology. Oh. Sumabay sila sa akin sa meeting. Wala naman silang kasama doon eh. Tapos nung pumasok na kami sa opisina ni Lisa Marcos, dito si Ivan Oy, si Hubert Guevara, si Ivan Oy, ako rito. Nakaharap si Lisa Marcos dito. Kompleto yung drama ko, di ba? Drama lang pala eh. What the...
O siya na nagsabi, drama lang daw pala to eh. Sige, pakinggan natin yung drama niya. The Glenchong Anthology. Sabi ni Johnny Cam lately, the serve direct. Oh. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to be with me. Tapos labay lingon sa akin, but not you, because they hate you so much. Ayan, isa-isahin natin. Oh. Sinabi pala eh, hindi pala ikaw eh. Ano bang alam mo sa technical channeling? Eh yung mga tinawag alin? Sila yung mga nando sa DICT, ano pa ba? O intindi niyo sinabi niya? Silang kasama doon eh. Oo. Tapos nung pumasok na kami sa opisina ni Lisa Marcos, dito si Ivan Oy, si Hubert Guevara, si Ivan Oy, ako rito. Oo. Nakaharap si Lisa Marcos dito. Oo. Kompleto yung drama ko, di ba? Oo. Sabi niya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys to be with me. Two technical, ha? Technical guys, ha? Two technical guys. Ano ba si Glenchong? Abogado. Ano ba yung tinawag ni First Lady doon? Eh, mga technical yan. Ngayon, nakaupo dyan sa mga technical, ano tawag dito? Agency ng bansa natin. Ikaw, ano? Alam mo nga, pag-abogado, di ba? Oh. Johnny Cam lately, thank you so much. Wait lang, utang ha. Tapos labay lingon sa akin, but not you, because they hate you so much. Oh. Di ba nga, pag ikaw kasi, bilang, ito, tingnan nyo yung ano, logic nun ha. Kung alimbawang si Glenchong nga yung kukunin, kung sakali, eh hindi, unang-una hindi siya maalam sa technical, sabihin na natin. Tapos, mapaghihinalaan pa siya na magiging bias siya dito sa side ng mga Marcoses sa pagtingin. Naiintindihan nyo? Naiintindihan nyo doon? Di ba? Inaano ko lang ah. Kasi kung halimbawa ako yung Smartmatic, teka lang, paano tayo magiging pair niyan? Kung ngayon, alam mo palang galit sa amin talaga yan eh. Hindi automatic ang judgment sa akin yan. Meron ng ginagawang kabalbalan dito. Dapat kumuha kayo ng iba na hindi bias. Nagigets nyo? Sige, Liz, thank you so much, ha? Oh. Naintindihan nyo? Sabi niya kasi, sabi daw sa kanya ni First Lady, nung sinabing kailangan ng dalawang two technical na personnel o group, tinuro yung dalawang magaling sa technical. Tapos tinuro si Glenchong na not you, but not you. Kasi galit sila sa'yo. Nagigets nyo? Oh. Oh. Nagets nyo ba? Oh. Ayan. Oh, ayan. Isa-isahin natin. Oh. Anong ibig sabihin ng meeting niya sa may-ari ng Smartmatic? Ah, gawin muna natin Tagalog. Pare, may pakikipagpulong ako sa may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng dalawang technical guys. Pero hindi ka pwede. Dahil galit na galit sila sa'yo. Oh. So ano bang pagpupulungan nila? Magdarasal ba silang tatlo doon? Hindi. Oh. Bakit mo kailangan ng dalawang technical guys? Oh. Tandaan nyo, yung pagbibilang ng boto, alam na alam na yan ni Lisa Marcos. Hindi na kailangang i-explain sa kanya dahil anim na taon na akong nag-i-explain sa kanya. Oh. So anong diskusyon ang kailanganin niya ang technical guys? Bakit? Hindi ba nag-a-upgrade ang sistema ng sinatawag mong Smartmatic? Bakit? Hindi ba tayo nag-a-update sa mga ganyang klase? Eh, 6 years ago ka pa, Glenchong eh. Kahit nga sa cellphone eh, di ba? Kada ano, nag-a-upgrade yan, nag-a-update yan eh. Easy. Oo. Walang iba kundi paano manipulahin ang boto. Oo. Yan. Hindi mo pa nga alam, di ba? Wala ka pang alam pero meron ka nang sinasabing pagmamanipula na agad. Hindi mo nga alam yung pinag-usapan. Sabi mo, anong gagawin nila? Magdadasal ba sila? Tapos ikaw, may pang mamanipula ka na. Ang galing naman talagang gumawa ng kwento ng mga antay talaga. Oh.
hindi pagbibilang ng boto. Intindi mo na ni Lisa Marcos, yung naintindihan na niya, paano bibilangin ang boto. For her to need two technical guys, ang pag-uusapan, paano mamanipulahin ang boto. Pero hindi ka pwede, Glenn Chong. Bakit hindi mo sampahan yung dalawang inimbita ni First Lady? Sampahan mo kung talagang matibay yung ebidensya mo. Ano ka ba? Abogado ka ba? What the fuck? Nakakalungkot, no? Pinangalanan niya na nga yung tao. Yung dalawang pinapunta. Kung may may pagmamanipula, sinasabi mo ginawa nila. Sino yung mga yung kasuhan mo? Sabotahe yun eh. Sino may gusto nun? Di ba? Ba't wala kang ginagawa? Drama ka lang. Sabi mo nga eh. Dahil galit na galit sila sa'yo. So ibig sabihin, sinabihan na siya ni Smartmatic, mabigat ang ating pag-uusapan technical. Tsaka bakit pa nga tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, kung talagang may plano o may ganyang gagawin, bakit ka pa pinapunta? Bakit ka pa pinasama sa meeting? Di ba? Nawala yung audio nila yan. Sa kanya yan. Hindi sa akin yan, ha? Nawala yung audio. Wait lang, kanyari. Ko yung free day, ang Malacanang. Mag-apply ka na sa COMELEC. Hindi na ako mabigat ang ating pag-uusapan technical. Hindi po sa akin yun, nasa kanila yun. Nawala eh. Wala tayong magagawa. Nawala yung audio nila dyan. Audio nyo, nawala! Then of Smartmatic, yun ang kamiting ni Lisa Marcos. So alam nyo, hindi na ako nag-apply nung umupo na sila sa Malacanang dahil alam ko nang binenta na ang ulo ko. Parang John the Baptist, pinugot kasi sumayaw si Salome sa harap ni Herodes. Tinan mo, judgmental ka rin eh. Wala kang ang kaalam-alam kung ano na pag-usapan. Wala kang ang ebidensya. Tapos ngayon, ganyan pa inisip mo. Para ka nang pinutulan ng ulo. Ano ba yan? Ang kaloka naman itong taon to. So hindi na ako nag-apply. Tumawag ang Malacanang. Mag-apply ka na sa COMELEC. Tapos tatlong beses nila akong binypass. Hindi nila ako pinili. Hindi ako nagreklamo. Dahil alam kong binenta ako. Tapos, wala silang narinig sa akin, bumalik. Sabi nila, okay ba raw sa'yo? NTC commissioner ka. Alam nyo, mababang posisyon yon kaysa congressman. Yon! Yon! Nagpapa-baby pa pala. Diba? Ikaw tong tamang hinala. Tapos, ikaw itong nag-inarte, ngayon, nun sa iba na naibigay, hindi ka nagreklamo, tapos tinatry ka pa rin bigyan, ngayon, pabebe ka pa. What the fuck? Magaling pala talaga to. Narinig nyo naman yung sinabi, di ba? Tamang hinala ka, pre. Pre, wag ka nun, pre. Masyado kong tamang hinala, pre. Lika nga dito, pre. Easy. Ang tawag dyan, demokrasya. Now we know. Pero tinanggap ko, dahil ang nasa isip ko, dudublihin ko yung free data ninyo. Pipersahin ko ang telco, for the same price, dapat doble yung free data na mga tao. Yun ang gusto kong mangyari. Nyari. Hindi ko inisip, nahuhulihin ko sila sa kanilang dayaan. Yung pala, nagreklamo si Smartmatic. Pero, noong December 9, 2023, pinirmahan na ni Ngetbo. Pongit kasi ang tawag ni Lisa Marcos sa kanyang asawa. Ngetbo na lang kasi pangit din naman yung dalawa eh. Wow, iyang-iya naman kami sa kagupuan mo, te! Halatang talaga ang rally na ito ay pang-insulto talaga. Tingnan nyo naman,
sige, sabihin na natin, matatanda na yung mga yan, si PBBM at si First Lady. Kung ibabalik sa edad mo, yung dalawang yun. Pag tabi-tabihin kayo, sino ang pangit? What the fuck? Hindi, di ba? Huwag naman tayong masyadong mapanlait. Kung meron naman tayong ibubuga, kung wala naman, manahimik na lang. What the fuck? Grabe ka naman, sir. Sir naman, abogado kayo niyan. 'Di ba? Talagang sila pa yung sinabihan mong pangit, ha? 'Di ba? Oh, matanda na sila, eh. May edad na. Naintindihan mo ba? Ibalik mo sila sa panahon mo. Tapos ipagdidikit yung pagmumukhaan yung tatlo. Sino ang lalabas na tae? What the fuck? Pasintabi po sa kumakain. Malinaw na malinaw talaga po, sabi nga ni Harry Roque, ang taong naninira ay automatic may sama ng loob. At dahil sa sama ng loob, kahit walang ebidensya, magsasalita yan. Kaya pag walang ebidensya, kasinungalingan. Gets niyo na? Ngayon, hindi na natin papatagalin, masyadong mahaba para sa kanya. Ngayon, balikan ulit natin yung last words niya para kay, ano nangyari? Ba't nawala yata internet ko? Ito na, tuloy natin. Ang naglukluk sa inyo sa Malacanang. Hindi ang taong bayan. Si Smartmatic. Sige, Lisa. Ikaw naman yata ang pinaka makapangyarihang nilalang sa mundo. Kasuhan mo ako. At humarap ka sa akin para masampal kita back to back. Wawa. Pinapakita ko talaga sa kanya, wala akong galang sa mga taong tulad mo, Lisa Marcos. Kinagalang ko ang mga matatanda. But not you. Because I hate you so much. Babalik ko lang yung sinabi. Yun na. So, mga kaiksena, sa mga hindi pa nakakasagot dyan, ha? Sorry po sa nasabi ko sa mga nagmemeryenda. Sumagot na kayo dito sa live survey na to. Kahit ano po sagot nyo, walang problema. So, ito lang ang ating huling masasabi dito sa abogado na to. Kahihiyan po kayo sa pagiging abogado, Glenn Chong. What the fuck? Sa totoo lang, mga kaiksena, isang malaking kahihiyan yung ginagawa ni Glenn Chong. Kung halimbawa ako abogado ko, kasamaan ko abogado yan, nakakababa ng moral yung ginawa niya. Hindi naman po yun yung tamang pag-criticize sa gobyerno. Hindi naman po yun ang tamang pag-criticize bilang isang abogado. Kung yung abogado nga sa korte, nagtatanong yan. Kung ganon, nakita mo pala ang suspect na siya ang sumaksak. Maidetalye mo ba at maipapakita mo ng mga testigo at ebidensya ang nasabing krimen? Yes, Your Honor. Eh siya, drama lang. What the fuck? What the fuck? So paano tayo maniniwala dyan? Diba? At kitang-kita nyo na po yung pait at galit na nanggagaling sa kanyang puso ay nahahalata. Diba? Sa kanya galing yun, mas malala yun kaysa kay Attorney L. Diba? Nang milya-milya. Ayun na nga, diba? Teacher Mark. O sa mga hindi pa nakasubscribe kay Teacher Mark, pakisubscribe nyo na to. Kung ayaw nyo masaktan, hawak ko pamilya nyo, ha? Easy. I-subscribe nyo yan. Ano yan, mag-i-enjoy din kayo dyan at maraming ano yan, mga content. Okay? So, halika na mga kaiksena, puntaan na natin si Tebes bago pa matira ng iba to, titrahin na natin. Halika na, type action, let's go! Type action, dali na at huwag kalimutan mag-like at syempre magkaroon muna tayo ng commercial. And this live stream was brought to you by SMNE. Truth.cash matters. Pasok! Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito.
Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Ito ha, sa akin, sarili ko. I do not believe in Kibuloy. Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Kainin yung dalawang bobo. Oh, hindi, di ba sabi nyo, hindi mo orang bobo? Kainin nyo yung dalawang bobo, ha? Pagka hindi, ha? I think he is a false prophet. I think he is a false prophet. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Diretsuhan tayo. Sa tingin ko, sablay talaga siya pagdating sa relihiyon. Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit anong pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. I think he is a false prophet. Na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo. Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Pagka hindi, ipakakain ko yung sinasabi mo. Mga hunghang kayo, sino kayo? Fake news nyo, grabe. Grabe ang mind conditioning nyo, fake news. I do not believe in Kibuloy. May kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi... Ang tawag dyan, demokrasya. What the fuck? What the fuck? O, mga kaiksena, ito na. Puntaan na natin to, okay? Ngayon, bago tayo tumuloy dyan kay Tebes, may tanong ako sa inyo. Ito tanong lang to. At ito yung sarili kong sapantaha. Sa tingin nyo ba, ito na kasi naisip ko eh. Posible kaya na pinalabas si Tebes para mag-ingay lamang at lalong i-diin ang kanilang narrative na sinasabi na sila ay binubusalan, sila ay hindi patas, yung gobyerno daw. Okay? Sa tingin nyo kaya tama itong naiisip kong sapantahang opinion na ito? Pinalabas si Tebes uli para mag-ingay, para magsalita again sa gobyerno about sa nangyayari kay Kibuloy. Sa tingin nyo kaya? Kasi... Sino ba ang abogado ni Tebes? What the fuck? What the fuck? Oh. Hi, malditang lola. Si Kristo ang humarap kay Poncio Pilato. Oh, ngayon, pakinggan natin tong si Tebes. At hindi naman to scripted. Wala naman siyang hawak na papel. Tsaka hindi naman siya alat ang nagbabasa. Huwag niyong uhusgahan si Tebes dito na may script na binabasa, although lantara na nga pinapakita, ang kapal pa talaga ng muka. Diyan natin malalaman ang tao kapag ka talagang dinidiktahan at inuutusan. Halatang halata kasi kung tulad mo, tulad ko, na nanggagaling talaga sa kung ano yung naisip mo at opinion mo, hindi mo na kailangan ng mga script-script. Diba? Kung ano yung lumabas sa utak mo at mag-process dyan, bibitaw mo yun. Pero ito, may script talaga. What the fuck? Oh. What the fuck? Hello po sa lahat dyan. Shoutout po sa mga hindi ko nababati. Huwag po kayo magtatampo. But I love you all. Hawak ko pamilya mo. Mag-like ka. Tuloy natin. Oh, pakinggan na natin yung kanyang drama. Wait, lagyan natin ng effects yan. Magaling umarte yan eh. Oo, magaling umarte yan. Wait lang. Hanapin natin yung effects ni Direk Freddy dito. Wait lang. Yan. Ito ba yon? Hindi. Ito ba yon? Ah, ito. Nakita ko na. Okay, let's do this, mga kapatid. Oh. Laban para sa bayan. Oh, mali. Take two. Oh, rolling tayo. Laban kasama ang bayan. Take two. Action! Magandang araw, mga palangga at mga kababayan ko. Cut! Anak naman ng kubeta naman. Palangga, napaghahalata ka kayo ni Maharlika talaga. Tinuturo ka ba ni Maharlika? Nagtatanong lang. Easy. Anong palangga, palangga? Dati ka nang nagpapala palangga, kaya talaga nahalata ka dyan eh. Easy mo. Demes. Alas mo na yan ah. Oh.
Action! Magandang araw, mga palangga. Oo. At mga kababayan ko. Medyo matagal po tayong nanahimik. Pero ngayon, tingin ko kailangan ko magsalita ulit. Tingin mo kailangan mo magsalita? Ano bang bilang mo? Wanted ka nga eh. Pakinggan muna natin yung kanyang drama. Bago ako mag-react, pakinggan muna natin yung madamdaming saloobing mula sa puso ni Tebes. Okay? Pakinggan natin siya. Pasok! Dale. So, ayon kay Ted Filon, sobra na, tama na. Grabe na talaga ang korupsyon sa ating bansa. It has even been the corruption in the Philippines has even been noticed by the international community. If you saw the interview in Australia with, I think, Ferguson, the lady social media, I mean, lady media practitioner. Nung in-interview niya si Bongbong Marcos tungkol sa ill-gotten wealth, natameme si Bongbong Marcos. Nakita niyo doon. So, kung ako lang tatanungin niyo, medyo guilty. Sa aking mga kababayan, sobrang naaawa na ako, lalo na sa ating mga kapatid na mahihirap. Ang mahal na ng bigas, ang mahal na ng mga bilihin, ang mahal pa ng mga produktong petrolyo. Pero kung makita nyo, ang nagpapatakbo na ating bansa, parang kumbaga walang pakialam. Biyahe lang ng biyahe, kumbaga para lang nagbabakasyon. 21 trips in 21 months. Kung ako yun, yung pera pang biyahe, pamigay ko lang sa mahihirap. Gawin kong tulong. Isa pa, ang dami ng droga ang umiikot ngayon sa Pilipinas. Ang dami ng krimen. Isa pa, napansin ko, bakit pag ibang tao pinagbintangan, guilty na kaagad? Si Bantag pinagbintangan, hindi pa nalilitis, guilty na. Si Arnie Tebes pinagbintangan, isang tao lang, guilty. Cut! Easy. Bakit pinapasok mo yung sarili mo dyan? Pinagbintangan, isa ka pa rin eh. Cut muna yung tugtog! Hoy! Ikaw, Berto, yung tugtog ha? Wala ka sa timing. Pakikat nga! Hoy, makinig ka nga, mama! Ano sinasabi mong ikaw din? Anong ikaw, si Arnie Tebes? Eh, animal to, ikaw nga to, nasa ibang bansa, nagtatago ka rin eh. Kung wala kang kasalanan, ba't di ka makauwi? Basic-basic lang oh. Pare-parehas kayo. Kayong tatlo, pare-parehas kayo ng estilo. Yung mga ayaw umaten, tas sasabihin, hindi sila guilty, wala silang kasalanan. Anong katarantaduhan yung sinasabi nyo? Parang, yun na ba ang basihan? Pag wala kang kasalanan, kailangan di ka umaten, ganun? Wawa, ang lupit nyo naman. Ang tatanga talaga ng naniniwala dito sa mga to, kay Bantag, kay Tebes, at kay Kibuloy. Yung dahilan na wala kaming kasalanan, kaya hindi kami pupunta dyan, kaya hindi kami a-attend. Kailan pa nangyari talaga yun? Kayo lang gumawa niyan eh, sa totoo lang. Di ba dapat mas matapang kayo pag wala kayong kasalanan? Di ba dapat mas kayo ang maangas dahil alam nyong wala kayong kasalanan? Alam naman natin na isa sa mga dahilan kapag ang tao umiiwas, kapag ang tao hindi makasagot, kapag ang tao nagtatago, ibig sabihin guilty. Yan ang pinaka laging pumapasok at kasabihan ng matatanda o pumapasok sa mga isip ng mga kababayan natin na maayos ang pag-uutak. Pero itong mga to, saan kayo nakakita ng walang kasalanan pero nagtatago? Ayaw sumunod sa batas. Tapos guilty kayo, kayo pa yung kawawa. Mga peste pala kayo eh. Grabe no? Baka naman pwede mag-like yung iba dyan. Di pa kayo nagla-like. Kanina pa tayo dito. Mag-like naman kayo dyan. 1,000 na tayo eh. Diba? Tapos anong reklamo niya ulit? Kitang-kita niyo naman po, edited yung video niya. Ang daming putol-putol. Kung napapansin niyo ah, nagbabago-bago yung itsura ng camera. Tapos panay ang tingin sa baba. Ako, para sa akin talaga, sa tingin ko lang, pwede akong magkamali.
pero ito'y opinion ko. Lumabas ito para ipagdiinan nila ang propaganda nila na sila ay ginigipit. Bukod sa ginigipit, gusto nilang palabasin na ang gobyerno ay maraming problema. Para nga naman, mas lalong medyo malayo yung issue about kay Kibuloy. Naintindihan nyo? Lalo pa ngayon, yung isa sa mga suspect sa pagpatay kay Percy Lapid ay namatay na, si Ricardo Zulueta. Diba? Tuloy natin, Caregiver Israel at Romantic Moon. Yung mga dahilan na baka magurguro sila, katarantaduhan yan, sa totoo lang. Katarantaduhan yan, yung sinasabing gurgur. Tinan mo nga yung isa, namatay ng dahil lang sa sakit na natural, hindi pinapatay, walang nagpapatay. Sisabihin yung may banta buhay nyo, mga jaraulo. Tina, si Pastor Kibu... Lalong pumapangit si Tebes. Kasi nga po, ubos na yung pera siguro. Paubos na. Diba? Ano to? Minig-message. Ano ba to? Ay, nako. Ano to? Wait lang ha. Minig-message lang. Testing lang yung resort ito talaga. Loko-loko naman to. Tuloy natin. Tuloy, pinapaimbestigahan. Guilty na. Hindi pa naiimbestigan. Pinapatawag pa lang guilty na. Pero si Lisa Araneta Marcos na dawit sa isang extortion issue, kaagad pinawalang sala ni Jean Fajardo ng PNP. Bakit ganun? Ano bakit ganun? Tanungin mo muna kung may ebidensya ba? Kung kaya bang mapatunayan ng ebidensya? Kayo, ano nangyari sa inyo? Diba? Hindi, wala, walang tumawag. May nag-message lang. Sa inyo, ano nangyari sa inyo? Sa inyo may testigo. Ano? Yung sa sinasabi nyo kay First Lady, puro bunga nga lang. Walang ebidensya. Pero kayo, si Bantag, ikaw, si Kibuloy, may mga testigo. Ang layo ng pagkakaiba, di ba? Huwag kayong tanga. What the fuck? What the fuck? Di ba? Ang galing talaga na nag-utos sa'yo, Tebes. Sa magkano kaya yan? Ilan ba ang pinagbabatayan ng batas natin sa Pilipinas? Tapos ngayon, igigiit nyo yung batas. Kayo nga, hindi kayo marunong sumunod sa batas, tas kayo pa magsasabi ng batas-batas, ang kakapal na mukha nyo. Hindi totoo naman eh. Bakit anong tawag doon? Ang tawag dyan, demokrasya. Diyos mi, Robby naman, sumabat ka pa. Naintindihan nyo ang pagkakaiba? Diba? Yung tatlong to, may mga lumalabas na testigo at nagsasalita. Yung ibinibintang niya ngayon at ginagawa niya ng issue, may testigo ba o kwento lang? Kasi kung may testigo, ano pang gagawin nyo? Tutunga nga lang kayo? Magkaso kayo. Bobo. Are there two sets of laws in the Philippines? Isa para sa mga kapangyarihan. Anong tawag mo sa'yo? Anong tawag mo sa'yo? Binabanata mo yung sarili mo rito. Pakinggan mo yung sinasabi mo, ha? May kapangyarihan, isa para sa ibang tao. Sino yung ibang tao na yon? Or isa para sa mga kakampi ng mga Marcos, isa para sa ibang mga tao. Sino nga yung ibang tao na yon? Ito naman, ang gulo magkwento, eh. Di ba dapat sa isang bansa, isa lang ang sinusunod na batas? Dapat pantay-pantay sa lahat ng... Di dapat tanungin mo yung sarili mo, tanungin mo si Bantag, tanungin mo si Kibuloy. Dapat isa lang ang sinusunod nilang batas, kayo, mga animal. Di ba, Gerardo? Tita Joe Life in the UK. Thank you po. Tao. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang ating kongreso, kung saan ako ay miyembro, kahit tinanggal pa nila ako, sa aking paniniwala, hindi karapat dapat yun. Pipilit niya pa rin talaga yung kanya. Hindi daw karapat dapat. Pinapauwi ka. Binigyan ka rin ng mahabang proseso, pagkakataon. Pero anong ginawa mo? Nagtago ka na dyan. Kung sino ba naman saksakan ng engot to? Pansin ninyo, di ba? Kaya bakit pa tayo magpapaniwala sa mga taong kagaya nitong mga to? Anong pinagsasabi nyo hindi kayo dumaan sa proseso? Hindi kayo nabigyan ng patas? Binigyan kayo ng pagkakataon, ang dami nyong arte.
ang dami niyong pabebe. Na akala nyo, madadala nyo lahat ng tao sa mga banta-banta ng buhay nyo, leche nyo. Makakapag-gala-gala nga kayo dyan kung nasan kayo nun eh. Eh ngayon, nadeklara kang terorista. Di ngayon, tiklop ka. Oh. Hindi nabigyan ng due process. Hindi daw nabigyan ng due process. Ang sarap batukan din ito eh. Easy. Pati presidente na nga nagsabi sa'yo. Siya na ang bahala sa security mo. Hindi ka pa rin umuwi. Anong due process sinasabi mo? Mokong ka rin eh. Hindi lang Kongreso, pati Senado, hindi ko na maintindihan. Marunong ka ba umintindi? Pag si Arnie Teves, bawal ang Zoom. Pero... Pipilit niya na naman, oh. Kasi alin, gusto nila dito na sana si Kibuloy umattend na lang ng Zoom. Ano yun? So ngayon, makita natin sa Senado at sa Kongreso, ang dami lang nagzo-Zoom. Yung... Iba kasi yung kaso mo. Hindi mo ba maintindihan yung kaso mo? 'Di ba? Okay lang silang mag-Zoom. At least nandito sa Pilipinas. Naka-live man sila, naka-Zoom nandito sa Pilipinas. Eh yung sayo, gusto mo mag-Zoom nandiyan ka sa malayo, yung walang treaty ang Pilipinas, ganun ba? O, sino bang tanga? Sino niloko mo? Mga kunuhay, kunwari witness nila, 'di ba? Bakit sila pinapayagan mag-Zoom? Sabay si Arnie Teves, bawal mag-Zoom. What the fuck? Ang galing, ang galing. Ang galing talaga nito. Ang galing. Sobrang galing mo talaga, Teves. Oh. Hi. Good morning. So, double standard na naman. At yung tanong ko, ilan ba ang rules ng Senado? Ilan ang rules ng Kongreso? Dapat isang set lang ang rules ng... it mga chambers na ito. Anong isang rules? Magkaiwala yung kamera tsaka Senado. Sinasabi mo, Teves, para hindi ka naman congressman. What the fuck? Magkakaiba ng function yung dalawa na yun at kung anong gustong gawin nun sa Senado, iba nung gustong gawin sa kamera, wala ka magagawa dun. Tita Joe, life in the UK, thank you po at God bless din. Kalma lang tayo. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy, High Stone Trooper. Nanggaling ako dyan eh. Alam mo, so... Basa. O, kitang-kita o. Basa. Easy. Ang tawag dyan? Ang tawag dyan, demokrasya. O. Alam mo, sobra na ang pang-aabuso ni Tambaluslus. Dapat na natin tong wakasan. O anong gagawin mo? Sige, kung may pang-aabuso si Tambaluslo, sasamahan kita sa laban mo na yan. Bigyan mo kami ng ebidensya. Bigyan mo kami ng pwedeng gamitin para ipa-impeach o ipa-resign or sampahan ng kaso si Tambaluslo. Sige nga, eh kahit ayaw ko kay Tambaluslo, kung wala akong makitang mga ginagawang anomalya nun, ano, may magagawa ba ako? O, ay kayong may mga nasa kapangyarihan, may mga kilalang, mga politiko, o kung sino pa man, o involved sa kung ano pa man, kayo may kakayahan, hindi naman kaming taong bayan eh. Umuwi ka na, Arnie. O. Lahat pinagdidiktahan na nila, lahat pinapakialaman na nila. May nakita ako kailan lang, pati LGU ng San Simon, pinapakialaman. Hindi ko alam yun, ano yung LGU ng San Simon? 'Di ba, Purus Protector? Sobra na talaga. Ngayon, nagbabasa pa. Ay, nako, ano ba naman 'tong kinuha nyo? Pagsasalitain nyo na lang may speech pa. Ay, este may script pa. 'Yun, grabe ang kanilang persecution or sa Tagalog, pang-uusig. Basa. Basa. Sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanilang mga gawain at sa kanilang mga gusto. Basa ulit. Hindi marunong yung nag-edit na halatang nagbabasa. Ang kanilang mga inusig. Ang una, si siya na naman. Ibibida na naman niya yung sarili niya. General Bantag. Sumunod, si Arnie Teves. Oh. Tinanggal sa Kongreso.
binigyan pa ng sobrang daming kaso na kung ano-ano, wala na ngang witness, may kaso pa rin. Pati si Madam GMA, tinanggal nila bilang Deputy Speaker. I mean, Senior Deputy Speaker. Pagkatapos nun, tinanggal pa bilang Deputy Speaker. Ngayon, si pagkatapos si GMA, si Boss Pulong naman, si Congressman Pulong Duterte. Gusto na naman nilang tanggalin. Pero tingin ko, hindi nila kayang gawin. Inuusig din nila si Boss Pulong. Bakit? Pati basa ng basa. Paano ba? Pa? Sino kaya nagbigay ng script nito? Sino kaya nagbigay, no? Sino sa tingin nyo ang nagbigay niyan? Ako, ang tingin ko, yung mga... Wag muna. Baka mayari tayo. Si PRRD, inuusig nila. Pati si Vice President Inday Sara, sinisiraan at inuusig nila. Pati si isang kagalang-galang na pastor. Wow, kagalang-galang na pastor talaga. Oh. Pero nung panahon din, binabanatan mo rin si pastor. Oh. Nagsasamba at sa Bisaya, nagsasangyaw, nagsispread ng word ng ating Panginoon. Pati yun, sinisiraan nila. Nakikita ko nga ngayon, ang ginagawa nila kay Pastor Kibuloy, eksaktong script sa ginawa nila. Kasi pare-parehas kayo ng abogado, kaya pare-parehas kayo ng gagawin. What the fuck? Pinagsasabi mo dyan. Oh. Pare-parehas kayo eh. Kaya alam na ng gobyerno yan kung paano ang technique gagawin sa inyo tulad mo. Kaysa makatakas yun, nadala na sa'yo yung gobyerno. Magaling ka rin eh. Ang galing mo magpalusit eh. Pa-stem cell, if stem cell yung pala, hindi na babalik. Kaya pala eh, no? Meron palang ganun in case na magkabulyasuhan na. Takas tayo, pare! Oh, abogado nyo, isa din. Diba, Kuya Dong, TV? Oh, tuloy natin. Sa akin, sinimulan sa pagbibintang, na may mga baril, may ganito, ganyan. Hindi ako magtataka na malamang i-re-read din nila si Pastor Kibuloy. KPTV official, si Ka Eric Santos, nagbigay ng script, ganda ng lyrics. Oh. Pero siguro ngayon, magdadalawang isip na sila. Dahil siyempre, alam nilang obvious na masyado yung ginagawa nila. Oo nga eh, kami din eh, alata namin obvious na din yung ginagawa mong pagbasa at yung script mo eh. Diba? Oh, ano yan? Nagbabasa! Dahil lang ba ang SMNI ay nagsasabi? Alam na this. What the fuck? Akala ko ba lumalaban si Kibuloy sa mga terorista? Ayan, si Tevez terorista. Diba? Hindi man lang memorize yung script. Yun na nga, diba, my chan? Ng katotohanan at ayaw sumunod sa ibang mainstream media na sila lang ang parating nilalabas sa balita, ang administrasyon lang. Ito, sobra na talaga to. Sobra na. Alam nyo, hindi lang opisyal ang kanilang inuusig. Imagine, pati vloggers inuusig nila. Ang mga banatero. Wow! Alam na this! Ang ganda, ang ganda. Ang ganda ng script nyo. Ang galing talaga. Talagang magkakakonek kayo, no? Diba? Oo. Stem cell, bakit mas lalong mukhang nabubulo? Oh, alam nyo na, gets nyo na. Bukang bibig pa lang nito, yung script, bistado na kung para saan yung ginawa niyan. Inuusig nila, ang ibang vloggers, tinatakot, nakasuhan. Oh. Pati si Maharlika. Oh! What the fuck? Woo! Bistado ang mga animal. Oh. May threat sa kanyang buhay. Oh, may threat daw. Bakit ganun? Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag pa ba tayo sa ganito? Basa! Maniniwala na sana ako sa'yo kung hindi ka nagbabasa eh. Ang galing eh, no? Oh, basa! Sa 2:30 ng kasinungalingan ng vibrator. Easy. Basa!
papayag pa ba tayo sa ganito? Hanggang kailan natin ito lulunukin? Ang kanilang paglalam... Ayan o, kitang-kita yung script po. Ang galing naman na ito. Bistado yung script. Ay nako. Sige. Mastangan ang kanilang sa Bisaya pagpanunog, pang-aapak pala sa Tagalog, sobra na talaga. Alam nyo, tama si PRRD. Paano naging tama yun? Matanda na nga eh, sabi niya eh. Hoy ah, basta abangan nyo lang yun, nagre-research pa tayo about sa issue nung China at ni PRRD, grabe. Alam nyo kung totoo talaga yun, nako, dapat managot tong matandang to. Kung totoo talaga yun, kaya pala nagkakaganito tayo sa China ha. May clue na siguro kayo kung bakit. Pag-uusapan natin yan, later, basta abang lang kayo. Mahirap magsalita dyan pag wala tayong mga hawak na paxes. Okay? Sa mga hindi pa nagla-like, please lang, paka-like naman ng live natin. Diba, Joel Evangelista? Yung ginawa ng ama na si Marcos Sr. at ang gustong gawin ni Marcos Jr. pareho. Alam na alam ah. Parehas na parehas ang ano nito ni PRRD oh. Oh. Tumasang-ayon ako doon. Gusto nilang galawin ang konstitusyon para mapahaba ang kanilang mga termino. Mali at dapat huwag tayong pumayag. Ang aking panawagan sa lahat, tayo ay magkaisa, laban para sa bayan. Let us protect the... Ayun, laban daw para sa bayan. Ano kayang gagawin ng mga banateros dito na paliwanag? Paano kaya nila i-correct yung sinasabi nito? 'Di ba? Malamang hindi. Kakampihan nila 'yan eh. Kakampi nila pala. Oh. Constitution, protektahan natin, samahan natin si Pastor Kibuloy, yun. Si Ma'am Inday Sara, yun. Ipaglaban natin si Ma'am GMA na huwag nilang apak-apakan at pati ang mga vloggers at ang lahat ng mga tao na ang kagustuhan ng naman ay maging tama at gumanda ang buhay ng bawat Pilipino. Wait lang, sige, tuloy muna natin. Dapat tayong magkaisa at ipaglaban natin ang tama. Laban tayo para sa bayan. Diba? Sige, King Merom. Eto lang ang tanong ko. Debes, naubos na ba yung pera mo? Wala na bang pera? Nitsura mo, para ka nang mahirap oh. Ano, mayroon bang kasunduan dyan sa ginawa mo? Jamni Calm Lately, thank you po ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tanong lang, naghihirap na ba? Alam niyo mga kaeksena, hindi na natin dapat pang actually bigyan talaga ng maraming reaction to kasi obviously doon sa pagpapakita niya, sasabihin, kita mo naman, pinakita niya nga may hawak siya, may binabasa para walang makalimutan. Alam mo, dito sa ginawa niyang may kopyahan pagsusulat, hindi yan sign dahil sa ayaw niyang magkamali. Tandaan mo kapag meron kang pinaglalaban o meron ka talagang adikaing personal para sa sarili mo, syempre, kung ano yung pinaglalaban mo, kusayang lalabas. At kung ikaw ay talagang nakikibalita at nanonood sa mga nangyayari, kahit wala kang ipakita dyan, bigay mo lang yung saloobin mo, hindi mo kailangan magbasa. Hindi mo kailangan na maghanap pa ng kung ano-anong sasabihin. Kasi alam mo na yun sa sarili mo eh. At kung matino ang pag-iisip mo, napakadaling magsalita ng mga dapat mong sabihin about sa pinatutukulan mo o pinatutungkulan mong iyong layunin. Tama ba o hindi? Oh. Diba? Diyan pa lang oh. May script kang binabasa at talagang hindi kami maniniwala dyan sa mga ganyang galawan mo. Bigla kang lumabas na naman. Ah, bigla kang lumabas simula nung etong uminit na at ngayon nga patay na yung isa sa mga suspect.
sa pagpatay kay Percy Lapid. Ayos ah, timing na timing ka, Tebes ah. Diba? Wala ka nang maloloko, kayo-kayo na lang ang maglokohan dyan. Maggamitan kayo hanggang gusto nyo, wala kayong maloloko dito. Diba? Oh, tingnan natin mga kaeksena, type action, punta naman natin tong ating isa pang balita. Let's go! Hi, Sweet Escape. Ngayon naman mga kaeksena, ating pag-usapan nga ito. Itong mainit na balita na nangyari mismo doon sa suspect sa pagpatay kay Percy Lapid, which is isa si Bantag at si Ricardo Zulueta. O ito po, pakinggan natin itong balita na ito. O pasok. Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Namatay na ang isa sa mga akusado sa kasong pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Base sa paunang report mula sa Bataan Police, alas 10 ng gabi noong Biyernes nang isugod ng kanyang kapatid sa Bataan Peninsula Medical Center. Bataan, no? Bataan, nandyan lang pala yan. Paano nangyari? Sa nagtatago yan dyan? Sa dinalupihan, si dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Makalipas ang isang oras, ay idineklara na siyang patay dahil sa heart failure. Heart failure. Iniutos naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa National Bureau of Investigation na beripikahin ang kumakalat na death certificate ni Zulueta. Si Zulueta ay isa sa itinuturong mastermind sa pamamaril at pagpatay kay Lapid sa Las Piñas City noong October 2022. Kasama niyang akusado si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Diba? Ito si Bantag oh. Oh. Balaya lang, paano lang, patago-tago lang, di ba? Samantala, naaresto na nitong Biyernes ang dalawa sa tatlong suspect sa pamamaril at pagpatay sa broadcaster na si 1DJ Johnny Walker Humalon sa Calamba, Misamis Occidental noong nakaraang taon. Ba? Ayon kay... Kilala nyo ba yon si Johnny Walker? Ngayon, mga kaeksena, kailangan muna nating masigurado kung talagang legit nga ba ang pagkamatay nung Ricardo Zulueta. Kasi hindi natin alam, baka mamaya yung death certificate na yun ay palabas lang para sabihin patay na, pero magiging pag-alagala na. Diba? Tsaka yung iba, alam nyo, yung iba nakakatakot ng mga suspect na nakagala, kagaya ni Bantag, baka magpa-ano yun, baka magpa-plastic surgery. Diba? Pero hindi natin alam. So yun, ang binabalita ko lang sa inyo. Ito si Johnny Walker, dagdag natin. Presidential Task Force on Media Security Executive Director Yusek Paul Gutierrez, base sa report ng Misamis Occidental Police, dinampot ang magpinsang Boboy Sagaray Bongkawel at Renante Saha Bongkawel alias Inteng sa barangay Poblasyon sa bayan ng Sapang Dalaga. Matatanda ang pinatay si Humal. Ayun, no? Naalala nyo to? Yung broadcaster, tama ba? Oo. Yung pinasok sa habang naka-live. Alon, sa gitna ng kanyang live broadcast noong Nobyembre 5, 2023, si Boboy ang nakuna ng CCTV na nanutok ng baril sa alalay ng mamamahayag. Habang si Inteng naman ang driver ng kanilang getaway motorcycle. Naniniwala naman si Gutierrez na malapit na rin mahuli ang ikatlong suspect o ang aktwal na namaril kay Humalon na kinilalang si Julito Mangumpit alias Ricky. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow kami sa aming mga social media account. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So ayan mga kaeksena, maliwanag sa maliwanag po ngayong alas 3 ng hapon na patay na di umano. Pero mamaya, abangan pa rin natin sa news yung pagkaberipika nung pagkamatay talaga. At syempre,
Dito na natin puputulin muna ang ating live stream, mga kaiksena, at mahaba-haba na rin ang ating napag-usapan. So, abang-abang na lang po kayo mamaya, at gutom na rin ako, gusto ko nang kumain. Sa lahat po nang nandito, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga bagong subscriber natin, maraming salamat din po. At sa mga pioneer natin, thank you. At sa lahat ng mga Kabugeras moderator natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo at happy weekends everyone. Enjoy your rest day, enjoy your day, and bond with your family. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisang Kabugera at eksenadora, ang nagmamaganda pero hindi nagmamagaling, ang inyong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po, and see you again later or maybe tomorrow. Bye! Thank you so much.